Pinag-uusapan din po kahapon ang mga nagrales na makikipagtapatan sa mga Duterte sa Davao City. Yan po ang pampagising na balita ni Ria Fernandez. Labanan sa pagkaalkalde ng Davao City. Carlo Nograles laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Carlo na dating cabinet secretary ni Digong, handa siyang makipagtapatan sa dating Pangulo. This is for the people of Davao. This is for the people to have a choice. This is for the people to have a chance. Makapili man lang sila. Sa pagka-vice mayor naman, running mate ni Carlo si Davao City 1st District Councilor Bernie Alag. Kakalabanin niya si incumbent Mayor Baste Duterte, na running mate naman ng kanyang ama. Maging ang kapatid ni Carlo na si Congresswoman Migs Nograles, tatapatan si re-electionist Congressman Paulo Duterte para sa pagiging 1st District Representative ng Davao City. Eh, handa na ba riyan si Migs? Personally, ako handa na po ako dito after one term as PBA Party's Representative. Nag-ikot-ikot naman ako. Nakita nyo naman and I'm ready to take on this new role. Samantala, ilang oras matapos maghain ng Certificate of Candidacy ang mga Nograles, umugong ang balibalitang babawiin daw ni dating Pangulong Duterte ang kanyang kandidatura sa pagka-mayor para tumakbong senador. Sabi ni dating Labor Secretary Silvestre Bello III, narinig niya rin ang balitang yan. Marami ng balita na nakakarating sa akin na nag-withdraw siya bilang kandidato para mayor. Pero hindi ko pa siya may nakakausap mismo. Pero tinabla ito ni dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo. Hindi siya magpapile in the first place. He will remain as candidate for mayorship sa Davao. Nauna na rin sinabi ni Digong na may edad na siya at mahihirapan ng mga kampanya sa national level. Hindi naman nagtataka si dating Senator Laila De Lima saan niya'y estilo ng tila pag-uurong sulong ni Duterte sa pagtakbo. Napaka-typical of him, no? Ganyan talaga ang style niya, ng lilito, ng gugulo, ng loloko. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang pakay niya? Nang tanungin ng COMELEC kaninang pasado alas 2 ng hapon, wala raw silang natanggap na update tungkol sa pagbabago ng kandidatura ni Digong.